Good morning mga kabookkeeper. Ako nga pala si Charlie Espino, Senior District Bookkeeper ng Mabini District, Division of Bohol, Department of Education. Ang topic natin ngayon ay bank reconciliation, pero ito yung ginagamit namin sa district na format ng bank recon. Magkatabi na yung agency tsaka bank balance. Makikita mo sa particulars, marami siyang mga reconciling item. Yung bank reconciling item, meron lang apat. Unrecorded NCA, errors which understate the bank balance, outstanding checks, tsaka deposit in transit. Sa book reconciling item, marami siya. Kasama dito yung ATPS tax, unrecorded collection, deposit in transit, unrecorded deposit, may debit memo, lapse NCA, double recorded deposits, steal check or cancel check, tsaka understated amount of disbursement, tsaka erroneous amount of bank balance forwarded on. So makikita nyo, column type siya. Yung unang pinakita ko hindi siya column type. Nauuna yung bank balance, pagkatapos yung agency balance. So makikita nyo, wala pa tayong balance. Sisimulan natin ngayon. Hanapin natin muna ang bank balance sa bank statement. So makikita nyo sa bank balance, merong balance na 23,083 pesos and 33 centavos as of August 31, 2023. Sa second page ng bank statement, makikita mo yung mga cheque bumalik. Tatlo siya, tatlo yung bumalik na cheque. Dati binibigay ito na mismo yung cheque na may mga butas na. Perforated na siya. Kanina nakita natin ang balance, bank balance sa bank statement na 23,083 pesos and 33 centavos. Ang susunod natin gagawin ay hanapin natin naman yung agency balance or book balance. Makikita nyo, meron akong CDR dito, tatlong CDR. At may mga date kung kailan inisyo yung mga cheque. Ayan, no? Makikita nyo, nag-issue siya ng July 31, August 1. Nag-issue rin siya ng August 2. At sa susunod na ikatlong CDR, nag-issue siya ng September 4. So, assuming na itong September 4 na to ay kasama to sa August balance, kasi nga ang tinatrabaho nating bank recon ngayon ay ang August bank reconciliation. As I said, no, yung 1,000 na inisyo ng September 4 ay kasama siya sa bank, sa book balance or agency balance. So kung isasama natin yon, assumption natin meron talagang 500 na natitira sa kanilang account. So ano, ang balance ng agency as of August 31, 2023 ay 1,500, at ang bank balance as of August 31, 2023 ay may balance na 23,000 pesos, 83 centavos and 33 centavos. 23,083 pesos and 33 centavos. Sa unang bank recon ko ay ang book na sequence ng ng cheque ang hinahanap natin ngayon. Ito yung style na ginagawa ko minsan pag lalo na pag maramihan, maraming CDR o check ADA at saka maraming bank statement. So ang ginagawa ko, hindi yung sequence ng libro o sequence ng CDR, kundi yung tinitignan ko isa-isa sa cheque ay yung sequence kung ano yung pumasok at unang pumasok sa bank balance. Na timingan na ang pumasok sa bank statement ay sunod-sunod na cheque. So 38, 39, 40, pero usually pag maramihan iba-iba ang pumapasok, walang sequence, no? Kasi nga minsan yung unang inisyo doon pa sa katapusan ng buwan na na-encash, kaya ang lumalabas sa bank statement ay hindi magkakasunod-sunod. Na timingan lang na itong bank statement na to ay sunod-sunod ang check number, no, 38, 39, 40. Ang 4,
Ang 38 ay mayroong 14,297 na amount. So hanapin natin. Ayun, oh, mayroong 14,297. So checkan natin 'yon para alam natin na pumasok na sa bangko. Ang susunod na pumasok sa bangko ay ang 39 number ng check-in, 39 na may worth na halaga ng 8,625 pesos and 18 centavos. So tignan natin, no. So you know, pumasok nga yung 8,625 pesos and 18 centavos. So ang last na check-in na pumasok sa bank statement ay yung number 14 na, which is nagkakahalaga ng 22,922 pesos and 18 centavos. Makikita natin sa second CDR ay nandoon nga yung amount ng ano, amount ng 22,922 pesos and 18 centavos. So lahat ng mga initial check eh pumasok lahat sa bank statement except yung initial ng September, kasi nga outstanding August ang tinatrabaho natin. So itong 1,000 na to na inisyo ng September ay part siya ng August balance. So ang ating bank record ngayon ng agency balance is 1,523 pesos at 23,083 pesos and 30 centavos sa bank balance. So makikita natin, no, na yung tatlong cheque ay pumasok na, pero merong amount sa credit na palagay ko hindi pa na i-re-record to sa libro o sa CDR. So magkano yun? 21,583 pesos and 33 centavos. So kanina makikita natin yung ating bank recon eh meron tinatawag na unrecorded NCA. Doon natin i-re-record yung pumasok sa bangko na usually galing ng DBM. Magkano yun? Nakakahalaga siya ng 21,583 pesos and 33 centavos. Yun yun, no? 21,583 pesos and 33 centavos. So makikita mo, meron siyang unrecorded NCA. So ang balance as of August 31 sa agency ay 1,500. I-plus natin yung 21,583.33 na ando dun sa banko pero hindi pa na-record sa ating libro. Sa bank balance na, which is 23,083 pesos and 33 centavos, wala tayong tinatawag na outstanding checks kasi yung check na inisyo ng July tsaka August ay pumasok na sa August bank statement. So tignan natin ngayon kung balance ba ang dalawang ito as of August 31, 2023. So makikita mo, no, nag-balance yung dalawa, yung agency tsaka bank balance, na which is 23,083 pesos and 33 centavos, na ang reconciling item lang nila ay yung unrecorded NCA na 21,583 pesos and 33 centavos. Ganun lang ang style, no. Sa maramihan, ang unang gagawin mo, maraming CDR o check ADA at saka maraming bank statement. Sa paghahanap ng outstanding check, ang basis mo ay yung bank statement. Kasi ang bank statement, hindi siya sequential ng issuance ng check. Unlike yung check ADA at saka CDR, ay nakasequence yung check number nila. So kung maramihan, ang uunahin mong checkan ay yung bank statement papunta dun sa CDR o check ADA para lahat ng mga pumasok sa check ay makikita mo dun sa check ADA at mas madali siyang hanapin kasi nga naka-sequence yung mga check na inisyo at makikita mo agad ang outstanding check.
So ngayon, balanse ang ating August na bank recon na 23,083 pesos and 33 centavos. Ito yung format ng ginagamit namin sa district. So hanggang dito lang siguro mga kabukiper. Thank you.